What's up mga idol? Welcome po ulit sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ngayon naman po i-upload ko po ang part 2 ng episode 39 po ng The Familiar of Zero Season 4. Sa mga bago nga po pala dyan, huwag nyo na lang pong kalimutang mag-subscribe and click nyo na rin po notification bell para po every time po may bago po tayong video upload ay manotice po kayo. Mga idol, yun lamang po, hindi ko na ito papatagalin pa. Let's go to the video na po. Ngayon, kailangan ninyo magpasya kung gusto ninyong maging Santa Aquileia o hindi. Hindi na kailangan, kamahalan! Hindi na kailangan pag-isipan pa! Pumapayag na po ako! Huh? Magiging Santa Aquileia ako ng Santo Papa! Pero Luis... Order of the Undead Knights! Kailangan nating magpahinga para sa darating na bukas, aming kamahalan. Para sa Santo Papa at sa atin! Para sa Undead Knights! Napagamay! Sandali! Napakaingay naman nila. Ano ka ba? Masaya lang sila, kapatid na Jack. Ano kaya kung mag-toast din tayo katulad ng iba? Magandang ideya! Uminom tayo para sa nalalapit natin pagyaman! O sige, Janet, ikaw na mag-order. Tumigil ka. May trabaho pa tayong dapat gawin. Ang mabuti ba, maghanda ka na. Okay, okay! Napaka-KG mo talaga, kapatid! Damian, pauna na ako. Sige, kapatid, ingat! Luis, talaga bang gagawin mo ang sinabi ng Santo Papa? Isa akong aristokrat! Hindi ko na pwedeng bawiin ang sinabi ko! Pero alam mo naman ang ginawa ng taong yun kay Tabitha. Hindi natin alam kung ano pang kaya niyang gawin. Sang-ayon ako. Siguro nga tama. Pero, makinig ka sa ito! Gusto ko talagang gawin ito! Seryoso ako! Seryoso ka? Baka ibig mong sabihin na humaling ka lang sa kanya. Ah! Hindi! Hindi yung totoo sa ito! Totoo at nakita ko! Mahal na Santo Papa! Ano ka ba? Kahit sinong tagasunod ng premier, matutuwa kapag nakita siya! Normal lang na reaction yun! Ang sinasabi ko lang, dapat pinag-isipan mo muna bago ka pumayag. Pero, pinag-isipan ko namang mabuti yun! Sa palagay ko, mukhang okay lang sa'yo. Pero maaaring madamay si Tifa sa naging pasya mo. Si Tifa, hindi siya tulad mong tagasunod ng premier. Alam mo, siguradong naguguluhan siya ngayon. Dahil nalaman niyang isa siyang void mage. At saka wala pa siyang familiar. Yun palang ibig sabihin nito. Kung ganun, wala kang pakialam sa kung anong nararamdaman ko. Kapag ka na lang ni Tifa inaalala mo. Oo, dahil si Tifa... Tifa! Kung talagang ganun lang ang pagkagusto mo sa kanya, bakit hindi na lang ikaw maging familiar niya? Doon ka na lang sa kanya! Sige! Kung pwede lang, siya ang mas pipiliin ko! Pwede! Ngayon wala ka ng dahilan para manatili pa rito! Umalis ka na! Hindi ko na ulitin! Hindi mo kailangang ulitin! Siguro nabigla ka nang malaman mong isa ka ring void mage. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Meron akong gustong ibigay sa'yo, Tifania. Lumapit ka rito. Heto. Pero bakit? Ang singsing na ito ay pinapasa sa bawat henerasyon ng pamilya Albion. Ikaw na lang ang natitira sa kanila. At may taglay kang mahika ng inyong angkan. Kaya nararapat lamang na mapasayo ito. Sa ito, gunggong ka talaga! Sino mga yun? Ang totoo, gusto ko rin naman tulungan silang lahat. Pero anong gagawin ko? Miss Westwood? Kayo pala, Mr. Colbert? Dito rin po ba kayo magpapalipos ng gabi? Hindi. May ilang bagay lang akong kailangan asikasuhin dito. Ganun po ba? Magandang gabi sa'yo, Tifa. Magandang gabi. Mr. Colbert! May hilingin po sana ako sa inyo. Pakiusap. Ituro niyo sa akin ang ritual sa pagtawag ng familiar. Nakakainis. Hindi ko alam kung anong problema niya. Ang gusto ko lang naman, kahit papano isipin niya ang nararamdaman ni Tifa. Sabi niya, bakit hindi na lang daw ako maging familiar ni Tifa? Sa nakikita ko, siya itong nahuhumaling sa papa ng Romalia. Ito lang ang masasabi ko sa'yo.
Ang totoo, masaya ako narito ka ngayon at nagkukwento ng ganyan. Dahil yun ang gusto ko. Mag-away kayo at tuluyan na maghiwalay. Pero... Dahil kinikilala ko bilang kariba sa pag-ibig si Valier, hindi ko pwedeng sang-ayunan ang mga sinabi mo. Hindi ako naniniwalang kaya niyang tumingin sa iba. Kilala ko siya. Imposible talaga mangyari yun. Siguro nga. Tama ka. Tama ako! Kaya naman sa ito, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kailangan mong malaman kung bakit ganun lang kaimportante sa kanya ang paunla ka na kahilingan ng Papa. Sige, gagawin ko. Kahit hindi ko maintindihan. Talaga bang nakalimutan mo na, ha? Noon, tinaguruan siyang Zero Luis, hindi ba? Ngayon, may nagsabi sa kanya na may kapangyarihan siya para iligtas ang mundo. Sa tingin mo ba, kaya niyang baliwalain yun? Kakausapin ko si Luis. Siesta, maraming salamat. Ngayon ko lang gagawin ito, Miss Valier. Sigurado ka bang ito ang Founder's Round Mirror? Ano kaya kung kumuha pa tayo ng iba? Siguradong mabibenta natin ang mahal ng mga to. Wala kang ibang gagalawin maliban sa utos sa atin. Alam ko namang yan ang sasabihin mo. Mabuti na lang sinundan ko sila. Kaso nga lang, wala rito si Saito. Ano bang iniisip ko? Kaya ko to, kahit dalawa sila. Sino yan? Na magtangkang lumaban. Kapatid, siya yung... Ano kaya yun? Si Luis! Saklala! Talangan mo ako sa ito! Umalis na tayo. Pero... Sapat na muna ang salamin sa ngayon. Sino kayo? Sa ito! Mga magdala ko sila! Anong ginawa niyo sa kanya? Sandali lang! Bali ang iniisip mo! Wala kaming ginawang masama sa kanya! Ako nang bahala sa kanila. Umalis ka na rito. Palagi mo na lang ako tinuturing na bata. Sandali lang! Partner, sa itaas! Wala akong pakis! Hindi naman mahirap ang orasyon sa pagtawag ng alipin. Ipanatag mo lang ang iyong espiritu at tawagin ang hindi pa nakikitang familiar sa puso mo. Apo! Narito ako, si Tifania Westwood. Mula sa kapangyarihan ng limang elemento, sundin ang aking utos at tawagin ang aking familiar. Hindi naman sa bata. Pero... Hindi mo to kaya mag-isa. Luis, ngayon na! Ano? Explosion! Ang labusan!
Mr. Colbert, maraming salamat sa ginawa niyo, ah! Wala yung anuman. Huwag mo na si Master. Ah, Luis. Kapatin mo nga ako. Talaga bang plano mo nalabanan sila na nag-iisa ka lamang? Kasalanan mo dahil iniwan mo ako. Tingin mo ba may iba akong paraan? Hindi ba ikaw itong nagpaalis sa akin? Alam mo, takot na takot talaga ako kagabi. Pero bilang isang void mage, tungkulin kong iligtas ang buong mundo. Kaya naisip ko kailangan ko subukan kahit nag-iisa ako. Kahit kailan gunggong ka. Aba! Bakit ba ako tinatawag na gunggong? Okay, hindi ba? Pero hindi ka nag-iisip. Ang lakas na loob mo sabihin ng master mo ng ganyan! Tama ka. Ikaw ang master ko, Luis. Kaya naman, samantalahin mo ang familiar mo. Tungkulin mo na iasa sa akin ang lahat. Masyadong mabigat ang mundo. Siguro gaganito kung pagtutulungan nating dalawa. Saito. Simula? Ano ako? Ibig mo ba sabihin, hiniling ko na gawin mo yun? Oo, ganun nga. Pinikit mo ang mga mata mo pagkatapos. Hindi! Sinungaling ka! Ba't ko gagawin yun? Ginawa mo yun kanina. Nananaginip ka lang. Kagabi, sigurado ako. Nakita ko si Saito na lumabas sa lagusan. Pero imahinasyon ko lang siguro yun. Pero sa tuwing nakikita ko siya, bumibigis ang tibok ng puso ko. Bakit? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko hiniling na gawin mo yun! Mga idol, dito na po nagtatapos ang ating pong episode 39 po ng The Familiar of Zero Season 4. Yung next episode po natin, mga idol, abang-abang na lamang po ulit kayo, mga idol.